Maghapon na nag-ikot sa 6 na barangays ng Capalonga, Camarines Norte ang team gawa upang maghatid ng serbisyo sa mga mamamayan sa pangunguna ni Governor Edgardo Egay Talyado at First District Representative Josefina Talyado kasama ang mga bukal at team gawa members. Alam niyo po, ang bayan po ng Capalonga, kung hindi niyo alam, kasi kayo ay nasa highway, yung malalayong barangay po ay ng mga nakaraang mga panahon ay kawawang kawawa. Pero ngayon po sa panahon namin ni Congressman Jose Baring Talyado, masaya po sila dahil po ang mga kalsada nila ay konkreto na po. Kaya ang pangako po namin ni Congressman at ni Mayor Luz at aking kasamahan, so 2022 gusto po namin talaga ay matapos na lahat yan. Ang pagtitiwala na ibinigay niyo sa amin dito sa bayan ng Capalonga, ibinabalik lang namin ng serbisyo. Serbisyo para sa tao, serbisyo at mga proyekto na alam namin pakikinabangan ng bawat mamamayan. Lalo tigil po dito sa unang distrito na alam ko dito sa Capalonga. Alam ko po matagal niyo siyempre minahal dahil taga dito. Dala ng team gawa ang mga serbisyong pangpamayanan, ipinamahagi ang food packs, seedlings at pananim, gamot, bitamina, tsinelas, medical at dental assistance. Sa barangay Matake ay ibinida ni Punong Barangay Christopher Buesing ang mga malalaking proyekto na nagawa ng mag-asawang Talyado sa kanyang barangay. Una po, dito sa barangay namin, ang binigay po ni Gobyerno Project ay napakalaking evacuation center. Saka po motor pool, saka modernong slaughterhouse. Saka po yung napakalaking water system po na dadalhin ng bayan ng Capalonga. May pundo yata pong 50 million. Saka po yung ibibigay sa amin ni Gob na 50 million uli dito sa aming Farm to Market Road. Kahit ano po, nagpapasalamat na po kami talaga. Bukod sa natanggap na multi-services at mga nauna ng proyekto ng Provincial Government at Office of the First District Representative, ay nakatanggap rin ang Barangay Katabagwangan ng Emergency Vehicle. Kasi ito po ay pangangailangan ng aming barangay. Una-una po ay service ng mga barangay tanod. Pangalawa, yung mga nagiging na-aksidente sa aming barangay, agad-agad na iuwi namin ng sa bayan ng Capalonga, sa may hospital, Medicare. Kasalukuyan po yung aming request kay Gob Talyado at kay sa kanyang may bahay, si Ma'am Josie Talyado. On the way na po, kasi ang ano po sa akin ngayon, baka raw po pagpasok nitong April, umpisa na po yung aming request na evacuation center. Maraming legasiya naman ang makikita sa barangay ng proyektong Talyado. Una-una po, tayo po ay meron ditong inilaan ang provincial government sa multi-purpose hall. Meron na po ito sinukat na yung bleacher puder na matagal na nating inaasam-asam ay matutupad na po. At ang pangalawa po, nakapili ang barangay ng lote para ang ating health center ay mailipat po dahil hindi yan sariling lote natin. At yun naman po ay first priority po, palakpak po natin si Congressman Jose Talyado sapagkat binigyan po tayo ng allocate budget para sa ating tatayong bagong health center doon po sa highway. Yan po ay atin na atin yan sapagkat ang lote niyan ay sarili na po ng barangay. Meron pa rin po tayong magandang proyekto na magagaling din po sa provincial government kay Comingan Talyado. Kung natatanda po ninyo ang Alayaw Tuwid-Tuwid Farm to Market Road ay pumutasin ngayong sunod na taon Tuwid-Tuwid to San Martin. Ano? Kaya yung dadaan po ng papuntang Larap, Panganiban, pag yan po ay naputas ng mga 3 kilometro lang, dito na po tayo dadaan. Hindi na tayo dadaan ng Tanawan, ng Silangdos,
para umikot. Dito na po tayo, halos 5 kilometro lang. Pagsasaad naman ni punong barangay Sammy Avellano ng barangay Old Camp, subok na ang serbisyong talyado. Serbisyo po ay talaga pong, sabi nga, serbisyo talyado, garantisado po. Sapagkat kahit po sa mga proyekto na hinihingi po, ang totoo po niyan, mayroon po tayo ditong yung tulay na 20 million dyan sa Purok 3 na pinakikinabangan po ng mamamayan, lalo na po yung mga naglalabas ng mga kalakal. Mayroon din po ritong emergency vehicle na binigay ang ating gobernador. Si Madam Juicy naman po ay hindi po nagpapabaya, lalo na po yung mga trabaho sa duli. Siya po ay laging nakasuporta at nakakatulong sa aming barangay, dito sa aming barangay Old Camp. Ganun din po, tuwi-tuwi na po. Tuwi-tuwi na po ay kapag ako po ay pumupunta ng labo, yung pong mga gamot, doon po nang gagaling. Kaya malaking tulong po ito sa aming barangay health dito sa aming barangay, na yung mga gamot, bagamat hindi namang sobra-sobra, hindi, medyo kulang, pero malaking bagay po na naitutulong sa aking mga kabarangay. Kung kaya po, sa kanila po, kay Governor po, kay Congresswoman po, sa pamumuno ko po, at sa aking mga kasamahan, sa sanggunian, sa mga gawad ko, lubos po kaming nagpapasalamat sapagkat ang barangay po namin ay hindi pinapabayaan, lalo na katulad itong multi-service caravan na ito. Isinalaysay naman ni punong barangay Esmeraldo Escarti ng barangay Magsaysay noong una ay may pag-aalinlangan pa siya kung sino ang tunay na makakatulong sa kanyang mga kabarangay, ngunit ngayon ay napatunayan niyang sa talyado siya makakasiguro. Kay Governor Igay Talyado, alam ko naman po na yung pumunta kami dalawang beses sa Kapitolyo, tapos doon po sa bahay niya doon sa Dios, San Jose Bayon, na may pinangakuan kami na talagang bukod sa Palm to Market Road na sakit talaga na Magsaysay, mayroon pa kaming multicam. At kay Ma'am Juicy naman, talagang suportado talaga ang Magsaysay sa kanya. Maraming maraming salamat po sa ibinibigay ng tulong, lalo tigit po sa ngayon, multi-caravan nila, ay talagang, lalo tigit po sa mga tao, talagang malaki ang pasalamat nila. Excited po sila, alas 11 pa lang, nandito na sila sa plaza eh. Maraming maraming salamat. Positibo naman ang barangay Tanawan na ang mga kinakailangan nilang proyekto ay matutupad sa pamamagitan ni Governor Edgardo Egay at Congresswoman Josie. At nagpapasalamat din po ako kay Gub Egay dito po sa aming PD Road ng 4-4 to Barangay Kanapawan. Ito po ay tapos na at ang 4-4 po ay nagpapasalamat po dito at hindi lang po sila. Kahit kami rin po, ganun din po ang Barangay Council, nagpapasalamat din po. Dahil malaking bagay po na naipagawa po ang PD Road ng 4-4 to Barangay Kanapawan. Ngayon po, isa pa pong hinihiling ko kay Gub Egay, ito pong Purok 3. Purok 3 po ang PD Road. Papunta po itong Barangay San Martin. Inuulit-ulit ko po nga ito, baka sabihin man ni Gub Egay, pero marami pong salamat, Gub, at pangako muna din po sa amin pag ako po ay pumunta sa Kapitulyo, kami po ng mga punong barangay. Ito po ay pangako muna rin sa amin. Aasahan naman po namin, Gub, ito na sana po maumpisahan po itong barangay road ng aming Purok 3. At malaki po ang bagay ito sa mga dumadaan po dito at may mga proyekto na katulad po ng niyog at mga pineapple, marami po dito may mga tanim. Sirang-sira na po itong kalsada ng ito, kaya ito po ay talagang inalalapit ko po ito talaga sa iyo po, Gub Egay. Maraming pasalamat kay Gub, sa lahat ng mga kasamahan ni Gub, kay Ma'am Juicy, sa lahat ng mga makabukal, kay Bung Kibral, lahat ng panay, pati sa kanag. Maraming maraming salamat, sana pagpalain ng Panginoon Diyos para sa humaba pa ang buhay, parang makapaglingkod ng marami sa lahat ng mga mamamayan. Isa ang bayan ng Kapalonga sa binibigyan ng maraming proyekto at mga programa ng pamahalaang panlalawigan at tanggapan ni Congresswoman Josie, lalo na ang mga farm to market
Rhodes. Cindy Curioso, BHTV News.